Yo, what's up? So, welcome back sa Balitang Hip Hop YouTube channel. So, in this video, pag-usapan natin si Smaglass, may bagong kanta na lalabas. Tapos si Hambog ng SAG Pro, tinapos na daw nila ang laban nila ni Aspile ng The Mongoloids. At tapos si Mia, ang asawa ni Hijack, sinagot ang mga binitawang salita ni Beware. At gubas, nilino ang pagkakatanggal niya sa grupong Detro. Bago natin simulan, pakiclick muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. So yun o, nagbigay ng bagong update si Brian Lau aka Smaglass ng isang kanta kay Luni. At paniguradong aabangan na naman ito ng maraming fans. At ang komento pa ni Luni dito na kilalang nagre-review ng mga kanta at flip top battle na may corona na hari ng tugma. Sabi ni Luni, maganda ang mga verses pati hook, nakaka-inspire. Ganda din ang pag-switch mo sa last verse, kailan ang labas nito. Sa ngayon ay wala pang data o preview kung anong song ito. At wala ding say kung kailan lalabas. So abang-abang na lang tayo. Samantala, may komento naman dito ang rap artist na sa Biraka. Sabi niya, still praying Brian Lau na one day gagawa ka ng gospel rap. Yung tipong pasasalamat mo direkta sa Diyos kasi pinagpala at iningatan ka niya at buong pamilya. At ayon naman kay Crown One ay kay Jigsaw ay basta narinig ko na yan Brian Lau at sinisigurado kong wala pang nakakagawa nito sa Pinas. Ikaw, anong komento mo? I-comment mo lang dyan below at pag-usapan natin yan. Samantala, si Hambog ng SAG Pro tinapos na ang laban nila ni Aspile ng The Mongoloid. Ayan o, matagal-tagal nang hinahantay ng lahat ang laban ni Aspile ng The Mongoloid versus Hambog ng SAG Pro. Ginawa na ito ni Hambog ng This Back si Aspile at ang title ay Game Over. Ito ay uploaded sa YouTube channel ni Hambog ng SAG Pro. Kung di nyo pa napakinggan, ilalagay ko ang link sa baba. At ito, balita tungkol sa death threat. Ito yung issue nila Hijack at Beware. So si Mia, sinagot na ang binitawang salita ni Beware kung bakit umalis si Hijack sa death threat. So ayon sa part 2 ng interview ni Don Deng aka Alindog ng Ghetto Dogs, ito yung interview kay Ron Beware Salanga ng grupong death threat na posted sa YouTube channel ni Don Deng Unlimited. So sa part 2 na to, itinanong ni Dong Deng si Beware kung bakit natanggal si Hijack sa death threat. At sinagot naman ito ni Beware at ikinuwento na bago daw mag-pandemic may interview daw sila sa Viva sa isang big boss nila. At ang usapin daw ay alas 3 ang meeting at si Beware kasama si Joe Hassel ay nandun na. At sa oras na ngayon ay hindi pa dumarating si Hijack ay tila nainip na sa kanila ang boss at nagtanong kung ganun ba talaga si Hijack. Pinagtakpan naman daw nila Beware si Hijack na malayo pa daw ang pinanggalingan. At hanggang sa umabot ang alas 8 ng gabi, 4 na oras pinaghantay si Beware at Joe Hassel at ang boss. Dagdag pa ni Beware, habang naghahantay ay tinext daw niya si Hijack. Sabi, Tol, ayoko ng ganito. Pinaghahantay mo ako ng ganito. Sawa na ako, gusto ko ay last na ito. Hindi na mauulit ito. Sabay send. After ng isang oras ay dumating si Hijack. Walang sorry, diretso lang. Ngiting parang aso, parang walang nangyari. Halos 5 oras daw silang nag-aantay. At yun nga, dumating na daw ang isa pang big boss at hindi na tinuloy ang meeting. So kung hindi nyo pa napanood ang video na ito, ay popost ko na lang ang link below. So after mapost ito sa YouTube, ay sinagot naman ni Mia na asawa ni Mike aka Hijack ang mga sinabi ni Beware. At ito ang sabi ni Mia. So salamat sa pagsisend sa akin ng walang kwentang interview ni Salanga. Uunahan ko na si Mike Beware, Ron Allen Salanga. Wala ka talagang kasing sinungaling. Manunuba ka na nga, sinungaling ka pa. Hindi mo tinanggal si Hijack, umalis siya. Kasi mukha kang pera. Ikaw palagi ang lamang sa TF. Wala ka namang silbi kundi tsumongke at mag-inom at magkalat sa stage. Pwede naman ibigay na lang sa'yo yung TF ni Mike. Kaso pati credit sa'yo, gago. Yung meeting na yan, si Hijack ang nag-set. Sa Viva yon, pero umeps ka lang. Ang aga mo pumunta. Bakit hindi si Joe Hassel ang interviewin?
Tanong lang, sino ba nagset ng meeting na yon? Di ka nga pinapasok sa Viva kasi wala pa si Mike at sarado na ang Viva ng alas 8. So para matigil na kayo kaka-PM, kakatawag at kaka-request ng interview, sasagutin ko na. Kaya umalis si Hijack sa Detrit dahil namanunuba si Beware. Ako na, asawa niya, nagsabi ayoko na siya sa GTG. Yung 50% na TF kay Ron, tapos hahati pa uli ng 50%, tantado araw-araw. From Genocide to O-Dog, Rest in Peace to Black 9 to Hijack, bakit nilayasan ka? Kasi di ka nagbabayad ng talent fee ng tama. Huwag ka magbabanggit ng budget, baka mabuking ka gaano kalaki yung kinuha mo sa kagrupo mo. Oops, screenshot nyo to mga stalker at nakapalo sa account ko at account ni Mike. Pinablik ko na para din na kayo mahirapan. 25 years na ang death threat. Lahat ng umalis sa'yo, maganda na ang buhay. Si Mike, miting aso lang, ikaw mukhang aso. Itingin ko hahaba pa akong usapan ito dahil baka magpa-interview pa si Joe Hassel. So abang-abang na lang natin yun, baka magsalita pa siya. Sa haba ng usapan, ito naman ang sinabi ni Hijack tungkol dito. Sabi ko na sa'yo, huwag mo na patulan. Mas G na G ka pa kaysa sa'kin. So medyo gumugulo ang grupo nila, ikaw. Comment down below kung anong masasabi mo sa usapan nila. Si Gobaster Rain ay naglabas ng paglilinaw kung nakikout ba si Glock 9 sa grupong Death Threat. Ito, basahin natin ang sabi niya. And I quote, just to be clear, in 1991, it was Renegade Soldiers, the Mighty Kane, currently known as Kane of Blazing Kane, Hijack and me, that was in the room when Glock 9 got kicked out. Let me make it clear, Glock 9 was voted out of Hijack, Glock 9, their duo group. Glock 9 was not kicked out of Death Threat that night. So malinaw ang sinabi ni Gubas na hindi siya nakick out sa group ng Death Threat, kundi sa duo group lang. At ito ang Domination Albums, yung Hijack Death Threat. Ngayon, ang tanong ng ilang tao, bakit siya nakick out? At ang gusto ni Gubas ay magkasundo-sundo na din sila for the love of Pinoy Hip Hop. Alisin na ang beef na yan. Sinabi rin na matatanda na daw sila para sa ganyang away-away. At dito ay sumang-ayon si Beware. Sa mga tol, mabubuo pa kaya sila? What's next? Yan ang comment ni Beware.